Kasi may nahanap na silang new gun, sana ito na yung chance na makuha na natin yun. So, may danaw po yun, kaso lang yung nagbukid ngayon. Ay, may kasama siyang danawan? Yun po yung pinaghilahan namin mag-asawa ng palay. At heto naman si Jixer ang pinakabunso sa magkakapatid. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang po rin. Yung grades? Ako mismo ay nakita ko noon kung gaano kasipag ang bata na ito sa murang edad. Magtatad-tad po. Nang? Opera. Pabili mo si papa mo muna ng dos por dos, ano? Para kahit paano magawa niya ito kapag wala siyang gawa. Good day po sa lahat ng marunong dati. Magandang hapon po. Ngayong araw, kagaling lang namin ng Naga City. At nagpapalit po tayo ng tires para po dun sa rules natin. Para na sa ganun magamit na po natin sa mission. Dahil nga ayun, bumigay na yung regalo po sa amin ni Ninang Adelina noon. At tinulungan naman tayo ngayon ni Ma'am Jocelyn na mapalitan itong tires natin. Kaya maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. At ito naman ay ginagamit natin sa mga mission. At dumiretso na ako dito kina Cyril at Shailene. At may ilang oras din yung biyahe namin from Naga. Siguro may 7 hours yata. At dadaan muna ako dito para makamusta po itong magkapatid. Tara. Kamusta kayo? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Hindi nga. Sure? Opo. Kamusta pag-aaral? Mabuti naman po. Ngayong araw po pumasok kayong dalawa? Opo. O, kamusta si papa niya sa trabaho niya? Ayos naman po. Saan siya nagtatrabaho ngayon? Naghihila po ng ano? Nang nyog. Naghihila ng nyog? Opo. Eh, ba't sabi ni mama nakikipaghilahan ng nyog? Tama ba yan? Opo, naghihila po ng nyog. Nakikipaghilahan. Nakikipaghilahan. So, ibig sabihin na nakikipaghilahan, dalawa sila, naghihilahan sila dun sa ano? Okay, hindi. Ibig sabihin po nun ay nakikipaghilahan ay nakikitrabaho sa pag... Ano gagawin niyo sa nyog? Ipupurbuo, ganon. Yung mga magpupurbuo na ng niyo, ganon ba yun? Opo. Okay. So, yun, nagtatrabaho yung papa nila. Ilang araw na siya doon nagtatrabaho? Kanina lang po. Kailan siya nagtigil doon sa trabaho niya noong nakaraan? Doon sa pagkukupra? Tapos na po doon. Tapos na. Mga ilang araw na nakalipas nung natapos siya doon? 3 days. Mga 3 days na? 3 days or... Anong ginawa ni papa mo after nun? Naghila po. Palay. Palay. Ah, palay naman. Apa. Ibig sabihin wala pala siyang pahinga. Meron naman. Kasi tinatanong ko lang kasi nga nakita ko yung dingding hindi pa nakakabit yung hard reflex. Kaya sabi ko baka sobrang busy ng papa ninyo. Ano? Okay. Ilang naman ang sa akin lang naman yun nga siyempre. Pero umuwi siya ng gabi. Umuwi po yun. Ah, okay. Okay naman pala. Kasi akala ko po, hindi umuwi si papa nila. Eh, siyempre, puro babae nga po. Ang ano ko lang sana, yung maikabit mo lang sana muna yung hard reflex dito sa bahay nila. Okay. So, nung nakaraan, pumunta kami doon sa hardware. Eh, kaso nga, yung huling bisita ko yata dito, tama ba? Yung huling bisita natin dito yung pumunta sa hardware. Kaso di namin naabutan, sarado na. Eh, hindi ko alam kung napanood nyo. Eh yun, na-busy kami masyado dun sa ibang tinutulungan namin. Opo. Kaya, kala, kasi, kala... Dun po kala sa... Joy-Joy. Tama ba? Napanood ko po yun sa ano... Kina Herlin? Sa Joy-Joy? Nagpalaro po kayo. Ah, okay. Iba yun. Ibang tinutulungan ko yun ni ano. Sa birthday ni Commander yun? Oh, okay. Busy kami kina Joy-Joy at Herlin. Medyo opposite kasi yung location nyo. Dito Alayaw, yun Bilyabilin. So, ang layo ng pagitan. Kaya minsan, hindi na kami umaabot yung time na dapat pupunta kami dito. Eh, hindi na umaabot kasi siyempre sinasamahan ko pa din si Commander. Kaya ngayon lang ulit ako nakabisita. Kaya di ko naasikaso. Kaya nga lang, paano namin bibilhin? Gusto ko sana kayong bilang ibigyan ngayon ng pambili. Kaso nga lang, parang hindi naasikaso ni papa mo kasi busy ay sa trabaho. Ito kami sinasabi si ate niya. Kaya daw hindi pa maanot yung kahoy na hiniram yata. Hindi pa ibabalik. Isa pa yun sa araso. Kahoy na? Hiniram? Ah, paano ang kahoy na hiniram? May hinaghiram po sa amin ng kahoy. 18 po na dos por dos. Hindi pa po namin babalik. Eh, itong kahoy ba na ito, hindi pa ba sapat yan dito? Sa banda dito? Kulang pa ba yan? Kulang pa yan. Pa po yan. Dadagdagan po yata po ng dos por dos. O di, ganito na lang. Sige. Kung yun yung nagiging problema ni papa mo, ano? Para kaya hindi na ikakabit. Eh, di bibigyan ko kayo ng pambili ng dos por dos para... Huwag nyo nang antayin yun, yung ano, yung kinukuha nyo, ilang piraso?
18 po. 18? Apa. Huwag nyo antayin yun. Kasi hindi natin alam kung kailan maibabalik yun, di ba? Kayo yung mag-a-adjust ba dun sa nanghiram, di ba? Kung kailan niya maibalik, tsaka lang kayo makakapagpa-ayos ng bahay. Kayo yung apektado, kaya huwag na natin antayin yun. Bibigyan ko lang kayo, no? Hindi po. Okay. Ang kamusta yung ano, yung mga gawain sa school? Madami po. Dami pong ano. Tapos na. Hmm? Tapos na po kami, kaso depends na lang po. Depends na lang. Sa amin po, ang dami pong ano, project. Sa Florante at Laura po, meron kami. Tapos hindi pa ba ngayon, hanggang ngayon, hindi pa ba nakikita si Florante tsaka si Laura? Hanggang hindi ngayon? Po. Ako nga po si Laura. Ay, ikaw pala si Laura. Siya pala si Laura. Ako po mag-gag. Gaganap. Okay. May ano kayo, may activities kayo na, ano yun, acting ba yan o ano? Trailer po. Magwa parang po trailer, gano'n. May opo. Videos, gano'n. Opo. Tapos may sayaw pa po kami. Sabay nga po ang pasa. Cyril, may pageant ngayon sa ano, bakit hindi ka ano? Ba't hindi ka sumali? Sa bayan. Oo, ba't hindi ka sumali? Kasi nakita ko nung isang araw, tinan-tinan kita dun ba, asali ka? Eh, ba't hindi ka sumali? Di ba mahilig ka naman sa pageant? Hindi ko po alam. Tsaka po ay mandami po kaming ano, activity. Tapos hindi ko po alam na may pageant po dyan. Pero kung alam mo kung sakali, tapos walang masyado activities, sasali ka? Kung pwede po. Oh, pwede kasi ano naman yun, pambuong ano yun, di ba? Pambuong Kapalungga naman yun. Misturism. Oh, misturism yun. Di ba sayang? Kala ko nga nandun ka. Sabi ko kung kasali si Cyril sana dito, eh makasupport din kami. Kaso tinitingnan-tingnan ko, wala man si Cyril doon. Okay, kamusta yung pang-araw-araw nyo? Okay naman po. Kahit pa paano? Apo. Ngayon eh, ano pinagkukunan ninyo ng pangkain? Yung ano po, yung ano po ni Papa? Yung sinasahod ng Papa mo? Apo. Tsaka po, minsan po napadala po yung asawa ni Ate. Tapos nabili po si Ate. Kumbaga sa ngayon, yung pakaramdam nyo, okay-okay na kayo ngayon? Apo. Kahit pa paano, no? Okay, sa ngayon eh, di kagaya nung last na pagbisita natin. Talagang halos gipit na gipit talaga sila noon. Ngayon kahit paano naging okay-okay yung takbo ng buhay nila ngayon. Lalo na at may trabaho din yung papa nila sa ngayon. Ano? Pero si nanay, walang trabaho? Wala po at nagbabantay po yun ng bata. Pero noong nakaraan, kasama siya ni tatay, di ba? Tsaka si Jixer? Apo. Kasi una, po, saan pala si Jixer? Sa school po yata. Kasi ano yung sabi mo? Kasi ano? Kasi po ano po, may, wala pong pasok mong si ate kaya kasama po siya ni papa. Pero pag may pasok si ate mo, hindi talaga pwede. Apo, nagbabantay po si mama ng ano. Okay. So, may nabanggit daw kay Rans na may nahanap na kayong nyugan. Paano ba yung palayan ba o nyugan? Ewan ko po kay mama. Si mama po ang nag-ano, tsaka po ay sinabi ko po kay Kuya Rans. Okay, ano, sino nakahanap noon? Si mama po. Na... Si mama mo? Apo. Okay, sana ito na yung pagkakataon. Kasi may nahanap na silang nyugan, sana ito na yung chance na makuha na natin yon. Sana wala nang maging problema para sa ganun eh. Pwedeng, kaso, si papa mo lang pala makakapagtrabaho kung sakali. Kasi si mama mo may alaga pa sa ngayon. Siya po, si papa si mo papa, si papa nyo lang, oh, solo. Kaya niya kaya yun? Kung hindi kukuha din ng ibang tao? Ay, kung hindi po kukuha, hindi po makakayanan kasi po wala pong taga-ipon, wala pong taga-hira ng ano, ng nyug. Kaya kailangan may kasama pa rin. Opo. Kasi yun nga, kaya ako naman in-offer po yung makunan sila ng nyugan para silang buong pamilya po sana yung magtatrabaho doon. Pero yun nga, sa ngayon na makikita ko makakapagtrabaho pa lang, papa lang nila. Itong dalawa may pasok, marami activities. Mama nila nag-aalaga ng bata. Okay, pero sige, kakausapin namin. Si nanay ba pwede kong makausap ngayon? Pwede patungkol naman dito. Pa. Ito, wait lang. Sige. Kakausapin natin yung mama nila para punong sa ganun. Papa, kung okay yung, tawagin ka daw at yung okay na itong nakausap nila na about sa nyugan. Willing na willing po kami ni Commander na makunan sila ng mapagtatrabuhan po nila. Kaya sana ito na po yun. Yung may sabi may dalawa niya. Shailene, kamusta ka? Okay naman po. Okay naman po. Ilang taong ka na ngayon? Tawag ka na nga. 17 po. Oo. Kung pwede ka daw hindi magpalit ka naman. Baka may friend ka na. Wala mang ganyan. Itura mo. Girlfriend. Wala pa?
Okay, kasi alam ko to si Shailene, baka girlfriend naman nito. Pala ko. Ano, wala kayong, ibig sabihin, wala kang oras sa mga ganun bagay. Sa ngayon. Ha? Ako. Ano yan, pinagbabawalan din kayo ng nanay niyo? Hindi naman. Ano sinasabi niya? Punta na kalit at nakad. Ano, mag-aral daw po muna kasi nandyan lang naman daw po yun. Mag-aral muna. Mm-hmm. Tama si mama mo, mag-aral muna kayo. Kapag ready na kayo sa pasukan yung mga ganun bagay, di ba? Kasi napakabilis lang naman, di ba? Opo. Pero ang importante dapat kahit paano yung ready kayo sa mga ganun sitwasyon, di ba? Opo. Tsaka, di naman si sinasabing kapag nakapagtapos ka at magtatrabaho kayo, magiging sagabal, ano? Kasi karamihan nga, ginagawa pang inspiration kadalasan yung kayo. Pero, yun nga, dapat alam yung limitation kapag dumating na sa point na gano'n. Okay, asa si mama mo, ano? Hmm? Andiyan po. Andito na si... Ano, Jixer, halika Jixer. Mga tago pa daw ay. Ito yung kapatid nila na Gopings. Na bata at napakasipag din ito. Halika Jixer, dali. Ngayon lang kita ulit nakita. Okay. Grabe itong batang ito. Lalo kang gumagwapo ah. Upo ka. Hmm. Ilang taong ka na ngayon, Jixer? 11 po. 11? Grabe ang tattoo mo ah. Huwag ka maglagay ng ganyan. Huwag ka na magaya kay Kuya Marcos, ano? Kasi ito eh, pinagsisiyang ko din eh, madumi pala sa katawan talaga ng ano. Eh, kamusta ka? Okay lang po. Hmm? Okay lang. Kamusta ang pag-aaral? Okay lang po rin. Yung grades? Hmm? Hindi naman napapabayaan kahit paano. Parang balita ko, kasali ka ng basketball ah. Opo. Saan yun? Diyan lang po, sa may crossing dyan. Ah, kamusta ang paglalaro? Okay rin. Rin po. Talo? Dalawa pong talo, tapos dalawa pong panalo. Ah, di, kailan na semis? Tapos na po. Tapos na po. Ay, nakapasok ba kayo na semis? Opo. Nakapasok kayo. Oh, pero final? Hindi na. Okay lang, at least natatry mo yung mga ganyang bagay paglalaro, no? Noong nakaraan, kasama ka pala pag, ano, kukupra? Ano naman na itulong ni Jixer doon? Magtatadtad po. Nang? Kupra. Ano, tatadtad ka ng ganun? Opo. Ay, grabe, ano, tinan nyo, 11 years old, pero ganito na din yung ginagawang tulong sa magulang. Tatadtad ng kupra. Kala ko nagpapasaway ka lang doon. Oh, di po. Hindi naman to sasama si Jixer doon kung magpapasaway lang, di ba? Ito, alam nyo, ito, di ko lang alam kung may nakapanood po sa inyo, pero dati po ito si Jixer, nakita ko sila nung sabay-sabay silang nagtatanim ng palay. Si Jixer yung tagabuhat ng palay na dinadala sa magkapatid para itanim. Di ba, ikaw yung, yun yung role mo doon? Oo. Yung papa nila tagagawa ng punla. Parang punla yata, tama ba ako? Punla tawag din, di ba? Mm-hmm. Tapos si Jixer yung tagahakot nun. Dadali niya dun sa kabilang palayan sa ate niya. At sila naman, yung mga ate naman niya yung magtatanim nun. Kaya sabili ba ako sa bata na to? Kumusta yung ano? Yung bisikleta dapat nila, ikaw na lang gumagamit. Ando ko kala nanay. Ha? Kala nanay po. Gusto mo ba kunin namin? Ha? Ha? Ayusin natin kung anong problema para magamit mo. Sira po yun. Ha? Ipapais nga natin para magamit mo. Oh, inuubo ka na pati. Ipapak po yung isang gulong. Akala ko pumutok yung ubo mo. Kay ate po. Sayrin. Pumutok. Isang gulong lang pumutok. Pero yung body ng katawan ng bisikleta, okay naman. Hindi po. May mga kalawang na po. Ay, may kalawang. O, di pa por kilo na lang natin. Kasi yung kay ate, Sayrin. Ay. Anong nalilito ko na sa mga ate mo. Sayrin. Ah, kanino? Sayrin. Ha? Anong? Sayrin. Kanino? Sayrin. Ay. Nakati ulit. Sayrin. Ay. Pagkabalang talaga kayo. Sayrin. Madalas. Sayrin. Yes. Ate Sayrin po ay ano na po, sira yung bearing. Tapos padya yung ano baga po. Pero wala pang kalawang. Meron na rin po. Meron na rin. Eh, hiyaan na natin yun. May kalawang na pala, no? No? Kasi iniisip ko lang, baka pwede mong magamit. Kasi nung dati po, ang nabilan natin ng service nung malayo pa yung bahay nila, si Shailene at si Sayri lang, nabilan natin sila ng tig-isang bisikleta. Kasi ang layo talaga ng bahay nila sa school. Pero ito, si Jixer, hindi po ito nabilhan. Kaya nga, sana kala ko pwede pang maayos. Paayos ko sa shop at ibigay ko kay Jixer para magamit niya. Sabi dalawa. Kaba nakas kayo kasi isa, labit mo yung isa. Kaso nga lang, sira na pala. Siya po ang nagsira ay. Ako nagsira. Ay, ikaw nagsira? O bakit, anong ginawa mo? Ba't nasira? Sinasakay ng marami po. Mga barkada niya. Mga barkada mo, sinasakay mo? Nakakapunta po kaming, ano, ng dao. Saan yun? Diyan po.
Malayo yun. O dapat nagsabi ka at nilagyan natin sidecar. Para hindi mo pinagpipilitan yata, sinisiksik mo yung mga barkada mo doon. Oh, hindi ba, liya mo na kung sira naman ay di, wala naman na tayo magagawa. Ano? O saan ba ang school mo dito? Malayo ba? Malapit lang po. Saan? Eh ba't ikaw lagi yung late umuwi? Naglilinis po. O ganun? Lagi pong nakalista sa ano. Natagalinis? Baka maingay ka. Opo. Ay, kaya pala. Oh, pero wala ka naman bagsak. Yun ang importante, kahit na medyo may kakulitan sa normal naman yan, kasi ito nga po yung, di ba elementary ka pa lang, hindi ka pa high school? Normal pa yan, kasi dyan mo naman may enjoy yung pag-aaral, yung elementary tsaka high school, kasi pag college ka na, hindi mo na ito magagawa, kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, okay lang yan, basta hindi bumabagsak, ano? Kasi hindi mo na magagawa yung pag college ka na, no? Kung makapag-college ka, hindi mo na magagawa yung ginagawa mo ngayon. Talagang focus ko na nun sa pag-aaral. Kaya yeah, okay lang yan. Maintindihan niya ng magulang mo kung ano man yung kakulitan mo sa school. No? Sige, baba mo na yung gamit mo muna doon. Hmm. Yan po yung kapatid nila na ano na... Ang laki na nga na Jixer ngayon. Tagal kong di nakita eh. Ang laki na kaagad. Hindi ka, Cyril. Dito ka. Eh, ba't nalilito yung kapatid niya sa inyo? Kasi yung ano? Ha? Ano lang po yung sa pangalan. Ano ba yung medyo utal ba siya sa pagsasalita? Ano? Opo. May mga letra siya na medyo utal, ganun. Okay, kala ko hindi sila nagsasama-sama dito sa bahay nila. Lagi po naman po yan. Lagi naman. Nandito po. Minsan po ay napunta po yan dun. Sa mga kaibigan niya po. Si Cyril mahilig siya mag-ano, no? Mag-ayos ng ano? Wala po akong hilig sa mga ganyan. Bakit? Wala lang. Ano lang ang nilalagay mo sa mukha mo? Ano, lip tint lang po, yun lang. Pulbo? Misa lang po. Ganon? Eh si Cyril, ikaw mahilig ka talaga mag-ano? Ano? Minsan lang po, pag ano? Minsan lang. Pag may pasok, pero pag naandito na, wala na. Hindi, ganito na lang, Cyril. Minsan lang mawala. Ano? Minsan lang mawala ng makeup. Ayun na lang, para mas madali kayo mag-usap, kasi baka mag-away na naman kayo. Mas ma... Ako, kumbaga eh... Bihira lang. Bihirang mawala ng makeup. Yun na lang. Kasi bawat punta ko dito, naka-makeup din naman si... Okay lang naman yun. Wala lang problema. Gawin mo kung saan ka masaya at magiging komportable ka, di ba? Diyan ka siguro confident sa ganyan, di ba? Tsaka siyempre, medyo passionista si, ano, si... Cyril. Okay. Sa school, wala bang... Anong problema niyo sa school? Ano bang mga kailangan niyo? Ano? Ako po, binabayaran ko na po kanina. Magkano binayaran mo? 100 po. 100? Ilan po ibigay nung pinsan ko? Binigyan ka ng 100 ng pinsan mo? Para nagdating po dyan, wala po lang. Binigay lang po yun. Ikaw? Meron po kaming ano, pang babayaran yan. Sa may ano? Bibayaran kayo ngayon? Para kumakuha saan yun? Kumakuha po siya ng ano, sila po ng pang paturo po ng sayaw. Ah, magbabayad kayo din sa choreographer. Opo. Ambag-ambag kayo, ganun. Opo. Magkano ba ang ambagan sa ganun? Di pa po sure. Pero yung kadalasan na binabayaran nyo kapag may mga ganyan activities, 100 po. Ganyan. Eh, kayo ba? Wala kayong sayaw? Meron po. Di ba mahilig ka magsayaw? Ano po, may taga-turo po yung kaklase ko po. Ah, di wala kayong babayaran. O, libre kayo. Eh, kamusta yung baon? Pagpapaso, kamusta? May nabago ba? Wala po, ganun pa rin po. Ganun pa rin po. Paano ang ganun? Ganun lang po nung dati. Ganun lang po. Kagaya ng dati na? Sige nga, sabihin nyo. Kagaya po nung dati. Wala pa rin po pinagbago. Ganun pa rin po. Hindi wala pa pong baon. Ayun, yung sinasabi ko po kapag... alam niyo po yun, ito yung sinasabi ko na parang kailangan na yata namin na magdagdag kami nila runs ng kasama. Kasi ang hirap pong i-divide nung araw, nung oras na kami ay magkakasama, tatatlo lang kami. Pupunta kami sa isang lugar, umuubos sa biyahe pa lang, umuubos na ng ilang oras. Pupunta pa si Commander, samahan pa namin, kakain din ng ilang oras, papunta naman din sa kanya at ang lalayo talaga ng location. Mayroon po tayong isa-isang araw hindi mapupuntahan. Kagaya po nila,
di natin mapuntahan, di natin mapagsabay-sabay. Yun po yung nangyayari na imbis makapag-abot sa tayo sa kanila ng allowance, pagpasok, yun, nalalaps. Kumbaga, kaya nakakaranas sila ng ano. Pero kasi hindi naman natin sila masisi kasi yung magulang nila sakto lang din yung kinikita. Buti nga, itong mga ito po, porsigido mag-aral kahit walang baon pumapasok. Eh, yung mga klase nyo nagbibigay noon, nagbibigay pa din ba hanggang ngayon? Hindi naman na po kami naghihingi kasi po, nakain naman po kami ng umaga. Hindi, di ba sabi nyo sa akin dati, may nagsishare sa inyo mga klase. Ano po, pag ano po? Pag... Hindi naman yun madalas talaga nangyayari. Hindi po, pag kung gusto mo pong humingi. Kung ikaw po ang mahingi. Ay, ganun? Apo. Pero yung kusa na bilang kaibigan na ano, walang ganun? Wala po. Hindi po. Hindi po. Kung hindi kahit, hindi ka po hihingi, hindi ka po bibigyan. Kapag ganun na break time, ano yung ginagawa nyo since wala kayong pang break time? Gagawa ano, kanina po. Kasi po nagagawa po ako ng ano, assignment pag hindi pa po tapos. Yun na lang yung ginagawa mo kapag break time? Mm-hmm. Eh si Cyril? Kanina po, ano po, nanonood po kami. Nililibang mo na lang si Cyril mo sa panonood? Opo. Pero hindi naman dumadating yung time na kapag break time, yung alam mo yun, yung nakakaramdam ka na ng gutom. Hindi, pero, hindi naman po kasi po nakain po kami ng umaga. Anong oras ba yung break time nyo? Ano po, 9. Ah, okay, maaga pa. Ano? Kaya kumbaga pagpasok mo, medyo busog ka pa noon. Okay, kahit pa paano. Malaking tulong na andito yung bahay nila. Kasi kung babaykin pa nila kagaya dati, wala na. Pagdating dito, gutom na kayo, di ba? Noon ba, nung nagbibisikleta kayo, ganun ba? Opo. Ba ako? Opo, nakakapagod po ay. Kasi po, ano, may, ano po, ma, ano nga to. Kumbaga, siyempre nagbabay kayo. Yung pagpedal po, may. Ilang minuto yan na binabiyahe, ang layo. Pagdating dito, wala na yung kinahan nyo, tagtag na yun. Tapos wala pa kayong pang-break time. Hindi, ang hirap nga naman talaga, kawawa naman. Okay, si nanay, nasaan si nanay? Kausapin ko saglit tungkol sa sinasabi ni nanay. Para nasa ganun eh, alam namin. At, saan ba tayo bukas? Siguro, mas doblehin na lang siguro yung aga ng alis namin. At pupunta kami kina JJ at Herlin. Kasi titingnan ko yung pinapagawa natin doon na bahay nila. Tapos, didiretso ako dito. Dito lang ba yung location? Nung may-ar ng Newgan? On ko po kay mama. Mama naman kasi dito ka dito. Hinalita na yung nanay ano. Halika nanay, may tatanong lang po ako saglit sa iyo. Mabigay ito kay nanay. Andito ka na, upo ka po dito. Suotin mo po ito na at para malinaw ang boses mo. Nanay, saan ba yung nakausap ninyo na yung sinasabi nyo? Doon po sa papuntang Banukbuk din, sa dating pinagbahayan din namin. Ah, doon? Sa dating yung bahay? Bago dumating po. Yung, bago may bahay yung dito. Yung yugan sa kanan o sa kaliwa? Sa looban lang po. Ah, palooban pa siya. Hindi siya yung mismo nasa gilid ng kalsada. Wala sa stadyong kalsada. Okay, kasi may nag-contact din po sa akin na taga dito sa inyo, dyan sa labasan nyo, na may-ari daw siya dito daw sa Kurahaw. Yung kanyang new gun. Meron po. Binibenta, sinasangla niya po sa amin ng nasa... 100 din. 150,000. Nasangla po ito mga kababayan at sabi ko nga, eh, basta't okay yung pag-uusap. Kasi napanood daw niya sa vlog na naghahanap tayo. Sabi niya, siya na nag-offer sa akin. Ngayon po, ang gagawin natin, ang usap po kasi namin ito ay sa Merkoles pa. Ano araw bukas? Martes. Merkoles. Sa Merkoles po pupunta namin dito. Bibisitahin po. Opo. Tapos yung sa tinutukoy niyo kailan natin pwedeng puntahan? Eh kung kailan po bakante niyo. May danaw po 'yun, kaso lang 'yung nagbukid ngayon. Ay, may kasama siyang danawan? Yung po 'yung pinaghilahan namin mag-asawa ng palay nung nakaraan po. Magkano naman po ang ano niya? 150 daw. Oh, may kasamang palayan eh. Ba, maganda po ito ah. Medyo malayo lang, pero nararating din naman sir. Kaya naman lakarin. Kung baga mula po nanay sa kalsada, mga ilang minuto. Ano po, siguro mga... 3 oras? Hindi man po. Layo nun? Parang wala naman kalahating oras. Oh, wala naman kalahating. Kala ko 3 oras na layo. Okay, kung walang kalahating oras, goods na po yun. Kayo naman po kasi ang magtatrabaho.
kung kaya ng mister nyo na lakad-lakarin nyo araw-araw. Kaya naman po namin. Nasanay nga po kami dun sa papuntang Ulipanan. Lakad-lakad lang na ano, nagtatrabaho po. Tama. Tsaka kung sangla lang po kasi ang gagawin natin, hindi na, kasi naisip ko sana na pwedeng magtayo sila doon ng bahay kung bili yun. Pero kung sangla, eh hindi pa pwede. Dito pa rin talaga, dito yung magiging tahanan nila. Talagang yun lang, pupunta-punta lang sila doon. Ito kung sa Curao, ang lapit. Mm-hmm, pabuk ano? Po kasi kahit para hapon nakaka-uwi kami dito. Doon din naman po nakaka-uwi rin dito. Kaso lang, mas malayo yun kumpara malayo. Dito. Same price lang pala sila. Ano? Pareho lang po. 150 parehas, okay. Kung ano, kung by tomorrow po nanay, kung makarating, basta na bukas dadating po kami kung maaga kami matapos doon sa pinapagawa namin bahay, ha? At kung hindi man, isang araw yung schedule ko kasi kung magagawin, ina-alternate ko ay bukas kina Gigi at Herlene, tapos doon po sa pabahay naman ni Mrs. Okay. Tapos kung hindi kami aabot bukas, punta po ako dito ng kinabukasan. At nandun pa po, sir, si nung agum ko, nakikipaghilahan doon ng buo. Ay, nandun pa nga. At yun nga po, ay yun nga ang sinasabi kung makukuha po ninyo, kaya kinawit muna nung pinag-anuhan, pinagsanlaan sa iba. Kamusta po nanay ba sa ganyan yung, ano po ba, wala pa kasi akong idea sa ganyan, binibigay ba nila yung papel ng ano? Ano po, mayroon kang hawak pong papel niyan. As may kasulatan pa sa barangay, gano'n? Oo, kasi di naman din po ito biro, ano? Kasi gagawin lang naman namin to. Sa totoo lang, wala kami ni Commander plano sa mga gantong bagay. Kaso nga lang po, para po kina Shailene at Cyril sa manggulang nila para may trabaho. Yung hindi kung saan lang meron, tsaka lang magtatrabaho. Dito, kung makuha natin to, sige lang, nandiyan lang. Kung may tatrabahuhin at may magiging benta, may bebenta tayo, di, palagi silang may kita ka dito. So, sige, by next, kung basta bukas nanay, kung dadating po ako, tuloy tayo, ano? At kung hindi, asahan mo si isang araw. Hanay? Okay, asahan mo si isang araw. Ambay lang. Okay, sige po. Yung may-ari po, nasaan yan? Nandito lang po, sa may college. Dito sa may college dito? Ay, yung... High school o ano? Ay, doon po sa elementary pala. Sa elementary? Sa kilala niyo talaga yun? Opo, ano po, kumusta ano ay pinsang buo po ng nanay. Pinsang buo ng nanay niyo. Siguro naman po yung papi. Siguro naman wala tayong maging problema po, ano? Wala po. Doon. Okay. Okay. Sige, ganun na lang po ang gagawin namin, ha? Sige na, salamat at yun nga, nagsabi kasi sa insurance namin, nahanap na daw kayo. Opo, yun nga po, nag-ano sa akin din, nagpunta. Kasi nga daw, nagpapahanap. Ako ang tinukoy nung may-ari. At hindi naman mga po ibang tao sa amin. Eh di, ito yung sige, napapa-message pa ako doon sa anak ko. Ito kasi po yung kausap ko dito, naka-schedule nga kami isang araw dito sa ano. Kasi yung nga sabi ko, medyo busy pa kami ngayon. Sabi ko, yun nga, yung schedule isang araw yun. Pupunta kami doon sa location kung saan yung sinasabi niyang nyugan po nila. No? Apo. Nanay, para makita ko din, mali natin yung okay din naman pala. At least, ang lapit lang dito sa inyo. No? Opo. Ilang ano daw po? Ilang hektare? Yun, hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi pa niya sa akin nabanggit kasi yun lang napag-usapan namin. Sabi niya, naghahanap kayo sir, napanood ko. Baka po interesado kayo, meron po ako. Parang sinangla din sa kanila yun. Ganun. Sinangla din po sa kanila, tapos pinapalipat lang. Oo, papalipat, ganun. Kaya sabi ko, sige po, titingnan ko po. Pero di ko pa natanong yung kung gaano kalaki. Ano? Opo. O yun, ito nga yung ano, hindi pa sa ngayon talaga maikabit na yung papa nila sa Cyril. Kasi sa sobrang dami rin ng sunod-sunod na naging trabaho. Pero maganda po yun. At umuwi naman pala dito. Akala ko lang kasi hindi umuwi ng gabi. Puro babae ito. Yun lang iniisip ko po. Nag-aalala lang din ako dito sa magkakapatid. Pero yun, sa awa ng Diyos nakaka-uwi naman pala kapag gabi. At hindi palang matrabaho ito. At kulang pa din. Isa pa din pala. Kulang sila ng kahoy. Kaya ngayong araw, bigyan na lang natin sila ng pabili ng kahoy para pumagawa na ng papa ni sir kapag wala siyang trabaho. Sabigyan din natin konting ano ito alamos. Magkano lang naman po ang kahoy? Muro lang naman ang kahoy. Kayo, di kayo alis dyan. At mayroon pa po tayo dito. Sa totoo lang po, sina Cheryl at Shailene, wala po kasi silang sponsor. Kaya po, ito sa munting kinikita natin, may nakukuha po tayo para matulungan natin yung mga kagaya nila na walang sponsor sa atin. Kahit pa paano may madudukot kami sa kinikita natin sa YouTube natin, sa Facebook natin. Kaya yun, pasalamat po kami sa inyo kasi kung di man dahil sa inyo, wala kami maibibigay na sa mga ganito. Kaya nga sabi ko po, napakalaking tulong po ng supportan yung ginagawa po sa amin. Ibigyan muna natin sila sa ngayon. Ano? Ano? Cyril o? Oh? Cyril? Magpabili mo si Papa mo muna ng
dos por dos, ano? Para kahit paano magawa niya ito kapag wala siyang gawa. Magkano lang ang dos por dos? More lang yun, ano? Dos por dos ba? Tama ba ako? Opo. Okay, tapos mag ano din kayo ng allowance niyo ni ano ha? Ni Shailene ha? Opo. Pasensya na kayo kasi kami, tayo alam niyo naman di ba na hindi nga tayo nang kaintindihan masyado dun sa naging sponsor niyo. Kaya okay, nawalan tayo ng sponsor, no? At yung kami naman, sa konting kinikita namin sa YouTube at sa Facebook, doon na lang kami kumukuha-kuha, no? Nang may tutulong ko sa inyo, no? Opo. Okay. Salamat po. Wala ka naman, sige. Basta sa ngayon, yun lang, tuloy nyo lang yung pag-aaral nyo. Ha? Ah, nag-iiyak si, ano? Hindi, kukurag ito. Ah, kala ko umiiyak. Ah, masaya lang niya. So ngayon, Shailene, Cyril, pupunta muna kami, ha? Sige po. Basta sana maunawaan nyo muna kung ano yung tulong na nagagawa lang namin sa ngayon, ano? Maraayaan nyo. At pag naging okay yung Facebook ko, kasi sa ngayon talaga, alam yan nila, Rans, dumaan po yung Facebook ko ng halos magdadalawang buwan ito na wala talagang kinikita. Kaya Facebook, YouTube lang yun na pagkukunan ko ngayon. Kaya yung pagganto-ganto lang muna yung nadudukot namin. Pero mali natin maging okay ulit yung Facebook at mas maayos yung tulong na magawa po natin sa mga kababayan natin. No, Cyril? Apo, sige po. Okay, po tayo. Isin yung pag-aaral nyo, ha? Maraming salamat sa tumulong ulit sa atin sa tires natin para kasi ang ano araw-araw kasi natin halos gamit pag hindi yung motorsiklo, yung four wheels, yan lang pinagpapalit-palitan natin sa mission natin at alam niyo naman yung mga kalsada dito, talagang hirap kaya yun na mabilis na naluluma o nasisira yung gulong ng ating mga service. Kaya buti na lang po kahit paano binigyan kami ng blessing ni God na ginamit niya si Ma'am Jocelyn para matulungan kami dito. At salamat din kay Ninang Adelina, siya yung nag-provide naman nung last halos 1.5 years na po. Kaya maraming salamat sa mga kagaya niyo po. At salamat din kay na Ninang Adelyuson, kay Ma'am Josie, kay Tita Celia, kay Ninang Lons, at sino pa ba? Sa lahat po, sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa amin, maraming salamat. At hanggang dito na lang, Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, Trans TV po. Salamat po, God bless.